Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon pag-uusapan natin ang balitang magbabago ng arena ang Miami Heat at ang balitang re-rest back na si Kyrie Irving sa Brooklyn Nets. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balita na nagsalita na nga daw po si Bradley Beal sa lumabas na trade niya papunta sa koponan ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po sa patuloy na pagiging inconsistent ng Miami Heat ngayon season, ay nananatili pa naman nga po sila sa ibaba ng standings ng Eastern Conference sa kanilang kasalukuyang record na 5 wins at 7 losses. Nahihirapan na rin naman nga po sila ngayon na makakuha ng panalo laban sa malalakas na contender at maging sa hindi naman ganong kalakasang koponan. Kaya napakalaki nga po ng problema ng kanilang team ngayong season. At nadagdagan pa nga po ito ngayong araw matapos ibalita na magbabago na nga po sila ng arena o home court. Ayon nga po sa anunsyo ng kanilang team, tinapos na nga daw po nila ang kanilang kontrata at relasyon sa FTX matapos tuluyang malugi ang kumpanya nito. Kaya simula nga po ngayon ay hindi na nga po FTX Arena ang pangalan ng home court ng Miami Heat bagkus maghahanap na nga po sila ngayon ng ibang kumpanya na bibili sa naming rights ng kanilang arena. Samantala, pumunta naman tayo sa ating surod na pag-uusapan sa balitang re-rest back na nga po si Kyrie Irving sa Brooklyn Nets. Ayon nga po sa pinakahuling nalabas na balita, paunti-unti na nga daw pong ginagawa ngayon ni Kyrie Irving ang anim na bagay na binigay sa kanya ng Nets para makapaglaro siyang muli sa kanilang koponan. Sa katunayan, nakipag-usap na nga po siya sa kanyang boss na si Joe Chai, sa ating NBA commissioner na si Adam Silver at sa NBPA. Bali naging maganda naman nga daw po ang kanilang maginawang pag-uusap ng mga nagdaang araw, kaya inaasahan na nga po na hindi na magtatagal at tatanggalin na naman nga po ng Brooklyn Nets ang ipinataw nilang suspension sa kanilang superstar na si Kyrie Irving. Habang pumunta naman tayo sa ating surod na pag-uusapan, sa balita na nagsalita na nga po si Bradley Beal sa kanyang lumabas na trade papunta sa Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo noong nakaraang araw na binalak na nga po ng Lakers na magipag-usap sa Washington Wizards para makuha nila ang matagal na nilang target na si Bradley Beal sa pamamagitan ng isang trade. Ngunit baser naman nga po sa pinakahuling pahayag ni Bradley Beal, kahit gaano man nga daw po karami ang lumabas na trade ngayon patungkol sa kanya, ay hinding-hindi par naman nga po siya aalis sa Wizards o lilipat ng ibang koponan. Meaning wala nga po talaga siyang plano na mag-request ng trade na siyang nag-isang pag-asa na lamang ng Lakers upang makuha ito. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, meron nga pong no trade clause ang kasalukuyang kontrata ngayon ni Bradley Beal, kaya hinding-hindi nga po siya pwedeng i-trade ng Wizards pero na lamang kung magre-request siya nito. Pero sa kalagayan nga po ngayon ni Bradley Beal ay mukhang seryoso nga po siya na manatili sa Washington Wizards. Kaya dyan pala nga po mga katrops, ay kailangan na nga po talagang sumuko sa kanya ang Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.